So, i-reveal ko po sa inyo yung sikreto ni BBK Lab kung bakit hindi po siya sinipon ng sobra or inubo. So, never po talaga ito. Tunay po yung... Hello everyone! Hello mga mommies! Hello po sa inyong lahat! So, I'm Angel po, ang inyong super mom. And this video, ang i-share ko naman po sa inyo is regarding po sa sikreto ni Baby Caleb. Para, kasi 1 year na po siya. So, i-reveal ko po sa inyo yung sikreto ni Baby Caleb kung bakit hindi po siya sinipon ng sobra or inubo. So, never po talaga. Tunay po yun, mga mami. Kung mapapansin nyo mo naman po sa mga latest vlog ko, wala akong vlog na sinipon or inubo si Baby Caleb. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako. 1 year yun. As in, 1 year po siyang hindi inubo at sinipon. Nagkakasipon lang po siya pag umiiyak, pero yung normal na sinisipon siya na hindi makahinga. Kaya nga, hindi ko nga po nagamit yung akin ano yun, yung pang ano sa ilong, nasal aspirator turbaness, basta yung gun. Hindi ko po yung nagamit talaga, as in yun po ay nakasealed pa, kaya lang nasa taas po hindi ko na makuha. Kasi nag-start na ako mag-vlog, so hindi ko na siya iaakyatin. Pero ilalagay ko po dito sa picture dyan. Ayan, hindi ko po yung nagamit, kasi nga po, hindi po inubo at hindi rin po sinipon si Baby Caleb for almost 1 year. Ayan, true talaga yun mga mami, talaga pong hindi siya inubo at sinipon. So, i-reveal ko po sa inyo kung ano yung sikreto ni Baby Caleb kung bakit hindi po siya inubo at sinipon for almost 1 year. Okay, sige, umpisahan na natin mga mamis. So, ang unang po sikreto or ang unang sikreto namin ni Baby Caleb kung bakit hindi po siya inubo at sinipon for almost 1 year is kapag po pinapaliguan ko po si Baby Caleb, gumagamit po ako ng aceite de manzanilla or baby oil na pinapakit ko po sa kanyang likod at sa kanyang dibdib at sa bunbunan po sa paa bago po siya maligo. Yun po yung una namin sekreto. And then syempre po, yun, yung warm water, hindi naman sekreto kasi alam naman na po ng lahat yon. Okay, pangalawa naman po na sekreto ni Baby Caleb kung bakit hindi po siya inubo at inubo or sinipon for almost 1 year. So, pangalawa po naming sekreto ni Baby Caleb is ang kanya pong vitamins. Ayan. Yung vitamins ni Baby Caleb, syempre po, yung kanya pong vitamins is yung cherry pearl na recommended po ng kanyang pedyo at yung PedC. So, talaga pong effective po talaga yon at bagay po or hiyang yon kay Baby Caleb. And then, pangatlo naman po is, syempre mga mami, so hindi naman lingid sa inyong kaalaman, diba, na si Baby Caleb ay breastfeeding. So, malaking tulong po talaga yon, kaya hindi po siguro naging sakitin at malakas po yung immune system ni Baby Caleb because of my breast milk. Ayan, diba? Kaya sa mga mamis dyan na malapit ng mga anak, so, napaka-importante po talaga ng breastfeeding sa ating mga baby, kaya sana po is magpa-breastfeed din po kayo. Ayan. So, and then ang ating pang sekreto na pang-apat. Pang-apat na yung ating sekreto, diba? Okay, so ang pang-apat na sikreto natin na kaya hindi nagkaabo at hindi rin nagkasipon si Baby Caleb, so never ko siyang pinapakain ng mga pagkain na yung malalamig na mga pagkain, tapos yung proper talaga yung kanyang nutrition, gawa nung kanya, di ba na hindi na po ako nag-breastfeed, so ang kanya pong gatas is Similac, so yun po, Similac na gatas, and then yung mga prutas po, so siya mahilig po kasi siya sa saging, sa mga maasim na pagkain, so yung tamang nutrisyon lang po talaga sa food. Yun din po yung sikreto ni Baby Caleb. Kaya hindi po siya isipunin at ubuhin for almost 1 year. At syempre mga mami, ang pinakalas at pinakaimportante sa lahat kung bakit hindi ubuhin at sipunin si Baby Caleb, eh syempre yung pag-aalaga ni mami. So syempre yung aking tender loving care. Tender loving care. Ayan, kasi hindi ko hinahayaan na si Baby Caleb ay matuyuan ng pawis. So laging ko chine-check yan mga mami sa gabi lalo na. So by time pa nga na lagi ko sinasapin na niya ng towel, lampin, or kung ano makita ko, nilalagyan ko yan kahit ako ay ating gabi
sinabi na napapagising ako, chine-check ko yung likod niya kasi hindi ko pinababayaan mabasa or matuyuan ng pawis si baby Caleb. At syempre po, lagi ko siyang inaakap. Syempre yung pagmamahal ko, yun yung pinakamatibay na naging ano ni baby Caleb kung bakit malakas ang kanyang katawan at malakas ang kanyang immune system. Ayan. So mga mamish, sana po is may napulot po kayo dito sa video na isinare ko po sa inyo. Try nyo lang po yung lahat po ng tips na binigay ko po sa inyo or share ko po sa inyo. Malay nyo po is makatulong din to or bagay din sa mga baby ninyo itong mga tips na ito. Promise po talaga, never po siyang nadala sa pedya dahil siya inuubo at sinusupon. So, di po ba sa mga vlog ko, kung kayo po ay fans ko talaga, never po kayo nakapanood ng video regarding doon. Kasi nga po, yung pong lahat ng yon ng mga naranasan namin, na experience namin, na naranasan ko na pagpapalaki ay baby Caleb, i-share ko lang po sa inyo yon based lang po sa mga experience ko at effective talaga. Never siyang sinipon, never siyang inubo for almost 1 year. So, yun po lahat na sikreto ni baby Caleb at syempre ni mami. Ayan, mga mamis, kung may mga tanong po kayo regarding po sa video na i-share ko sa inyo, please comment below and then po sasagutin ko naman po kayo sa abot po ng aking makakaya. Ayan, so syempre po, thank you so much po sa patuloy po na panonood ninyo at sa lahat po na nagko-comment at nagpapasalamat at nakatulong sa kanila ang mga video ko. Thank you so much din po sa lalo pong pagtaas ng views po ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, syempre po, don't forget to subscribe ay YouTube channel and then syempre po, lagi naman po akong gagawa po ng mga vlog or mga video na makakatulong po sa inyo, lalo na po sa mga mami at mga nagbabalak pang maging mami. So, once again po, I'm Angel po, ang inyong super mom na lagi nagsasabi, we'll do our best and God will do the rest. Thank you for watching. Bye!